So ito mga ito, hindi mananampalataya lang. Tunay na mananampalataya lang. Mananampalataya ng mga Hudyo. Eh ano itong sinasampalataya ng mga Hudyong ito? Na pag-asa na ipinangako ng Diyos sa mga magulang na siya rin ang ipinangaral ng Apostol Pablo. Ang sabi po dun sa verse 8, o bakit inaakala ninyong ito'y hindi mapapaniwalaan? Bakit ayaw nilang paniwalaan? Bakit nagagalit sila sa akin? Bakit nila ako hinatunan? Bakit nila ayaw paniwalaan ang pag-asang ipinangako ng Diyos sa mga magulang? Ano yun? Ang sabi po nito, bakit inaakala ninyong ito'y hindi mapapaniwalaan kung binubuhay ng Diyos ang harap, ang mga patay? So, wala pa rito, naniniwala na si Abraham, si Isaac, si Jacob, na merong pagkabuhay na muli sa mga patay. Mula sa panahon ito, ganun rin, naniniwala sila na merong pagkabuhay na magpuli sa mga patay. At yun nga ang ipinangaral ni Apostol Pablo. At dito nga, yung mga heroes of faith dito sa time past, na tulad na sinasabi dito sa ating binabasa sa aklat ng Hebrews, yung mga babae, no? Yung mga byuda ng kanilang mga sundalong mga Hebreo. Darating sa kanila mga bangkay nila, itatago nila yung mga bangkay dahil umaasa sila sa Diyos na ang mga bangkay na ito ay muling bubuhayin ng Diyos sapagkat ito'y kinamataya nila na sila ay mananampalataya sa Diyos. So hindi sila nabigo. Bagamat sila'y namatay physical, alam na mga tunay na mananampalataya dito sa time past na itong kanilang mga bangkay ay mga heroes of faith at pagkakalooban o re-reward ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa kanilang magkabuhay. Kaya nga sabi, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamagitan ng magkabuhay ng muli. Okay? At ang iba ay mga namatay sa hampas. So, alam natin, meron mga namatay sa hampas. Meron mga tinanggap nila ng tinanggap ang kanilang katubusan upang kami nila ng lalong mabuting pagkabuhay na maguli. Namatay sila physical, pero bibigyan sila ng reward ng Diyos na pagkabuhay na maguli sa mga patay. So bakit ito sinabi ng sumulat ng Hebrews? Sapagkat yung panahon nito kung saan ay sila ay mananampalatay ng Kristiyano ay nanganganib araw-araw na nabuhay. Na kapag sila ay nahuli, sila ay mamatay, kakainin ng leon, o kaya sisilaban sa arena. O kaya papaluin hanggang sa mamatay. Okay? So, ang iba sa kanila nangyari na yon. At ang sinasabi na sumulat ng Hebrews, huwag kayong mag-alala sa mga namatay dahil sa kanilang pananampalataya sapagkat meron silang pagkabuhay ng muli sa mga patay. Tulad rin ng pag-asang inaasahan ng mga tao dito sa time past. Namatay sila, nataglay ang kanilang pananampalataya, may pag-asa sila na sila'y muling bubuhayin ng Diyos sa mga patay. At sa panahon natin ngayon, ito'y panahon nila, no? Since 80, sa panahon natin, ang mga Kristiyano sa New Testament era, anong tulad rin ang pag-asa nila, yun rin ang pag-asa natin. Kung tayo po ay hindi bibitiw, kung tayo po ay hindi magpapalit ng ating pananampalataya, kung ipakikipaglaban natin ang pananampalataya ito hanggang sa katapusan ng ating buhay, tayo po ay magkakaroon ng reward sa Diyos na muling pagkabuhay. Tayo po ay bibigyan ng Diyos na muling pagkabuhay at tayo po ay bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan doon sa paraiso na ipinaghahanda para sa atin. Okay, verse 36, ang sabi, ang iba nagkaroon ng mga pagsubok sa pagkaliba at pagkahampas. Oo, bukod dito ay sa mga talikala at sa bilangguran naman. So, sinasabi na sa mga Hebrews, pareho lang naman nangyari. Sa Old Testament, nangyari yan. Kung nangyari man sa inyo, nangyari din sa kanila. Okay? At kung namatay man sila, binigyan sila ng pagkabuhay ng muli ng Diyos sa mga patay, ganun rin kayo. Kung mamatay kayo sa inyong pananampalataya, bibigyan kayo ng Diyos ang pagkabuhay
tungo sa buhay na walang hanggan. 37. Sila yung pinagpapato. Ha? Ito ba may nangyari na pinagpapato rin? Esteban, no? Diba? Si Esteban? Pinagpapato rin sa panahon ito. Habang pinagtatanggol niya ang Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, at unayan, ang niresign niya roon ay yung Old Testament history. Ha? Patungo sa pananampalataya kay Kristo. At pinagpapato siya ng mga Hudyo. Pero habang siya ay nalalagutan ng hininga, masaya niyang tinanggap yung alam, yung kanyang kamatayan sapagkat naaling siya ng bisyo na nakita niya sa langit na ang ating Panginoon sa Kristo at ang Diyos ay nakasubaybay sa kanya. Mamamatay siya, mawawala siya sa mundo, pero alam niya na dadalhin siya ng Diyos doon sa kanyang kaharian. So, pareho lang. May namatay sa bato dito, may namatay rin sa ano? Sa bato, sa parahong ito. So, parahong ito, pero man namatay sa bato, pero ibang bato yun, no? Ito yung pumunta sa tayo. Okay. So, sabi niya, sila'y pinagbabato, pinaglalagari, no? Nilalagari sila si isang propeta sa Old Testament, si Isaiah. Namatay siya, nagkakari po siya, nalahati po yung kanyang katawan. Okay? Pinagtutukso, pinagpapatay sa taba. Sila ay nagsilangat parito, no? Ibig sabihin nagsilangat parito, nagkatago, ano? TNT, no? Ago ng tago. Okay? Na may balat ng mga tupat kambing, na mga sala, na pipiganti, at ano, dinakakalasan. Yan ang nangyari sa kanila. No? Kaya huwag na, ang sabi na sumulat ng Hebrew, kung nangyayari sa inyo ito, huwag kayong malungkot sapagkat nangyayari rin sa mga heroes of faith sa time past ang mga bagay na dinadanas